mga kagulay, turuan ko po kayo kung paano magbutas ng ano, ng plastic mulch. Kailangan may uling kayo. Ngayon nag-ano lang ako kasi kahit mainit na nagbubutas ako kasi umuulan kagahapon, baka umulan na naman mamaya, hindi ako makapagbutas. Kaya kailangan samantalayin natin yung init. Kasi pag naulan, hindi na sisindi yung ano, yung uling, hindi tayo makakapagbutas. Kailangan bumabaga yung uling. Kasi siyang lagyan. Pero masyadong malaki to. Kailangan natin durugin. Dudurugin kita. Uling ka. Po. Tapos gagawin natin para magbaga siya. Tapos kukunin ko muna po yung panukat kasi nakalimutan ko. Umaga na ba? Hindi na umaga. Natin nilagay yung mga bumbaga. Yung ano na lang po na yung sprayer ang ginamit ko, panukat kasi eksakto lang naman yung sukat na kailangan ko. Kapon hindi ako nakapagado. Natuloy gawa ng umulan. Yan po siya. Susukatin nyo lang po ng ganyan. Dali lang naman po siya. Tulog ng ganyan. Kailangan nasa sukat po din siya. Yan. Okay. Pag umulan di talaga magbubutasan. Mamayang hapon po pwede ng taniman kasi hapon po talagang
tanim. Anak po siya. Sa matapos, itong plot ko medyo mataas kasi naabot po ito ng tubig. Tulad po ni dito, tubig na kaya medyo tinatang ko yung plot ko. Bali ang distansya ko pala 75. Dito sa kabila, okay na hindi mo sasukatin, iyan mo na doon sa pagitan nung sinuwat mo, sakto na rin yun, with 75 na rin yun. Yan lang siya. Susukat ka lang sa isang linya, pag doon sa pangalawang linya na, hindi na kasi gaganito mo lang yan, sa gitna, ang dalawa. Yan lang, kadali. Kadali lang naman siya. Itong area ko to baka mga 750 lang siguro ang kasya dito. Meron pa naman akong talong dito, pakita mo nga. Ayan, kaya ako nagtanim ulit dito para makachamba tayo sa presyo kasi ngayon dito sa amin, kuha sa amin 30. Makamachambaan natin yung mga 50 kaya 40, 45. Eh dapat meron kang ano, sumusunod na tanim. Ito, mga 3 buwan na to, itong tanim kong to, 3 buwan na siya. Mga 3,000 na puno, siguro nakakaanin na ako dito ng 4,000 mahigit na kilo. Ah, ganyan lang po siya. Hindi mo na kailangan sukatin kasi yung sukat na doon, yung gitna na lang yung alin ninyo. Para hindi kayo sukat ng sukat. Ganyan lang siya. Ngayong hapon, magtatalim na kami. Maganda kasi kapag hapon para walang init, mga bandang alas 3, alas 4, ganyan. Para yung talong makarecover siya kagad kasi walang init ng hanggang magdamag, walang init. Ganun po ang style ko magtanim. Siguro naman lahat naman po ganun eh, tuwing hapon nagtatanim, hapon lang talaga. Pwede naman po sa umaga kung talagang tag-ulan. Hindi naman po sa umaga, pero kung tulad na ito, mainit ngayon. Yun lang siya. Yun lang po siya. Dapat 0.75 yung pagitan. Pakita mo nga. 0.75 yung pagitan talaga. Para hindi siya crowded. Kapag lumaki kasi siya, mami yung mga ano, mga dami ng dahon, hindi siya talagang rounded, madali siyang isprayan. Kasi sabi nung iba, maganda daw yung medyo dikit-dikit. Pero hindi nila alam, mas maano sa pag-spray, mahirap kasi dikit-dikit na yung dahon. Siyempre mga insekto,
mas makakatago sila, hindi kagaya ng ganyan 0.75. Minsan pa nga kung may malaki-laki yung area mo, pwede siyang 1 meters na pagitan. E kaso maliit lang itong area ko, kaya 0.75. Pero yun naman po yung standard 0.75 sa talong. E sa kamatis 0.5 sa kamatis. Mamayang hapon papakita ko sa iyo kung sa inyo kung paano magbutas para sa kamatis. Kasi meron din ako itatanim na kamatis. So yun lang po, yun lang po. Inano ko lang kung paano magbutas. Mamayang hapon, i-update ko kayo sa pagtatanim ko ng talong. Yun lang po.